Elias POV. Ininom ko nga ang jasmine tea at sinabi ni Mrs. Doris na ipaghahanda niya ako ng agahan. Yung fast breakfast lang po, half day na ako nito sa trabaho ko eh. At yun pa nga ang inaalala ko, yung trabaho ko. Ngayon pa naman ang presentation ng mga design namin na gagamiting alahas sa Met Gala. Baka masisante ka agad ako kapag hindi ako nakarating sa 1 PM na meeting. Vladimir kasi, hindi naman lang ako ginising. Akala niya siya lang may trabaho, eh ako, meron naman hindi ba? As if naman may concern yun Talia sa trabaho mo. Wala. O ibalot niya na lang po. Sige, Madam Duralte. Hawak ko ang phone ko at dali-dali nga ako nag-text sa manager. Ngunit ang reply nito, hindi ko inaasahan or sarcastic ba? Take your time, Mrs. Duralte. Hehehehe. Para sarcastic, kaya nagmamadali na nga akong kumilos at nagpahatid sa kumpanya. Vladimir's POV. Pagkatapos ng pagtutos naming dalawa, ang lasinggera nakatulog kaagad. Nagbihis ako na hindi ko naman masyadong inayos ang aking sarili at inutusan ng katulong na kumuha ng damit pampatulog ng babaeng ito. Ako mismo nagbihis sa kanya at binuwat ito papunta sa kanyang silid. Pagod na pagod ako sa buong araw, kaya hindi na ako bumangon sa tabi ni Talia. Ngunit naalala ko mga sinabi niya sa akin, napangisi ako. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit sinabi niyang mabaho ako? Kaya kahit pagod, bumangon ako at naligo. Sa kainis na bumalik sa tabi ng baliw na ito, kaagad naman ako nakatulog at natural na maaga ako magigising. And I expect ng babaeng katabi ko na kung sumiksik sa akin, akala mo ako yung unan niya. Tanghali pa ito magigising. Hindi man lang iniisip na may trabaho siya at nagawa pa talagang maglasing. Ang araw na ito sa trabaho niya ay importante. Yun ang report sa akin ni Secretary Philip. Ang kliyente nila ay mga dadalo sa Met Gala. Bumangon na ako at inayos ito ng bahagyang saka hinalikan ito sa noo. Sa totoo lang, kung wala si Rebecca, bugbog sarado nga sa pagmamahal si Talia. At hindi sakit ang dinudulot ko sa kanya. Konting tiis lang Talia at ilang buwan na lang matatapos ng tungkol sa amin ni Rebecca. Hinding-hindi kita pakakawalan. Asawa kita. Yan ang sinabi mo din kagabi. Ngunit wag na wag mo nang uulitin na maglalasing ka nang hindi ako kasama. Iba ka din. Bigla ka na lang nang hahalik. Instead na magalit ako kagabi. Ayun, napawi lang dahil sa halik mong yun. Paglabas ko sa silid ni Talia, inutusan ko si Mrs. Doris na hindi gigisingin si Talia at kumagising man ito, kaagad na ipaghanda ng jasmine tea. Kailangan niyon dahil nga sa hangover niya. Natitiyak kong magsusuka siya. Aalis na nga ako papunta sa kumpanya at hindi ako nagkamali, tulog pa ang baliw kong asawa. Habang nakatitig sa kanya, tinawagan ko ng manager nito na hindi makakarating kaagad si Talia. Kung maaari, around 2 PM ang presentation nila ng mga design. Nakita ko naman sa study table ni Talia na handa na ang baliw para dito. Ngunit mas ginusto talaga kagabi nagpakalasing. Bakit? At tinanggap naman ng kumpanya ni Talia ang proposal ko sa kanila. Kapalit nga na pangunawa kung bakit mahuhuli ng pagpasok si Talia. Pumunta na nga ako sa kumpanya at binigay sa akin ni Secretary ang bagong phone. Nagtataka ko kung nasaan ang lumang phone ko. Kay Rebecca ba? Master Vladimir, nga pala. Tumawag si Doktora Carlota. Simula pa daw kagabi, iyak nang iyak si Miss Rebecca. Naiwan niyo sa kanyang phone niyo at yun ang dahilan kung bakit may iniiyakan si Miss Rebecca. Nilalagay ni Rebecca sa panganibang anak ko. Kiaga-aga itong nais niyang atupagin ko. Pupuntahan ko siya mamayang tanghali. Sa ngayon, may kailangan tayong atupagin. May magagawa naman ata si Doktora Carlota at Dr. Walter sa anak nilang naghahanap masyado ng pansin. Hindi kaya may sakit na yung si Rebecca? Napaka-attention seeker. Araw-araw na lang. Talia's POV. Pagdating ko sa opisina, parang wala talagang magagalit sa akin kung bakit kakapasok ko pala ngayon. Naupo ako sa mesa ko at inihanda ko na nga ang portfolio ko. Fighting Talia, kakayanin ko ito, fighting. Naayos ko na ang lahat ng presentation ko at biglang natulala dahil sumingit na naman sa isipan ko ang ginawa ko nga kagabi. Napangiwi ako. Sinabi ko ba kay Vladimir na huling pagkakataon na lang namin yun? Hindi naman hindi ba? Heist? Napahawak ako sa tiyan ko. Baby, parang imposible na pakawalan kong daddy mo. Kasi ikaw, kailangan mo diba ng buong pamilya? Heist, hindi ka naman illegitimate child lang. Kasal kami ng daddy mo. Kaya kailangan na ata niyang malaman.
At sa pag-iisip ko, nagising na lamang ako sa tunog ng phone ko na may natanggap itong mensahe. Tinignan ko, at halos lumakas na naman ang tibok ng puso ko dahil si Vladimir ang nagpadala ng mensahe. Ano bang sasabihin niya sa akin? Saka hindi naman si Vladimir ang papadala lang ng SMS na basta-basta. Mas nais nito yung tumatawag siya. Himalat na pa-text ito. Nang binuksan ko ang unang bumulaga sa akin isang MMS. Ang pinakalumang larawan namin ni Ate Rebecca. Bata pa kami pareho. Kaya pala nagtataka ko dahil wala akong makitang larawan noong sanggol pa ako. At ang damit nga dito ni Ate Rebecca, napakaganda habang ako, isang shirt at medyo nga hindi pa naghilamos. Ang sabi naman noon ni Dad at Ma'am, ang paliwanag nila sa akin, kumain daw ako ng madaming cake na parang mauubusan ako. Yun pala dahil nga isa akong patay gutom at napulot lang sa lansangan. Napapikit ako, lalong sumakit ang ulo ko. Bakit naman ako padadala ng ganito ni Vladimir? At kalakit nga ng larawan, naramdaman ko sa mensahe nito na hindi ko kailangan makapante sa nangyari sa amin kagabi. Galit na galit pa rin sa akin si Vladimir at ewan ba kung bakit siya nandidiri sa akin. Nakikita mo bang pagkakaibahan yung dalawa ni Rebecca? Kinunan ko mismo yan sa bahay ng mga Montejo. Curious lang ako at baka nakalimutan man tungkol dyan. Sana maalala mo na paano yung isang madumi at mababang babae na kagaya mo, Talia, ay magiging kwalipkado na maging asawa ko? Bigla ako nang hina sa nabasa ko. Nanginginig ang buo kong katawan at parang maiihi ako. Gusto kong tumawa at the same time umiyak. Tumawa kasi yung madaming Talia noon, nanalo bilang Miss Universe, diba? At umiyak dahil pumayag ako sa lalaking ito na magpakasal at mawala ang titulo ko dahil nga sa arranged marriage naming dalawa. Yung nababasa kong mga letra, tumusok sa dibdib ko. Hindi ko ikinakailan na nasasaktan ako. Sinong matutuwa na basahin ang panlalait ng gagong yun? At naalala ko nga noon ang mga sinabi sa akin ni Vladimir. Napakakasalan niya ako dahil ako daw ang pinakamaganda, pinakamabait na nakilala niya. E di wow, basura pala yun. E di wow, magsama kayo na nintik na Rebecca na yan. Ngunit kinalma ko ang aking sarili. Hinga lang ng malalim, Talia. Hindi yan matauhan si Vladimir kasi hindi mo sa kanya sinasabi ang sitwasyon mo. Buntis ka, kung sabihin mo na yan, eh hayaan mo mag-guilty ang asawa mo sa ginagawa niya at pinagsasabi sa'yo. Bago ko tingnan ulit ang screen ng phone ko, huminga ako ng malalim. Go away ka, katoksikan. Gagawin ko na ito. Sasabihin ko na sa kanya. Ngunit, hindi ko talaga inaasahan na gamit ang SMS ko sasabihin sa kanyang sitwasyon. Eh sa kailangan na ngang mamulat sa katotohanan si Vladimir. Hi Vladimir, send message. Yan ang magandang basahin niyang hindi parang sira ulo yung nag-send. Wala siyang reply kung kaya dumiretso na ako. Hindi ko alam kung bakit pumuputok ang butsi mo sa galit. Pero dapat talaga ako'y magalit sa sitwasyon na ito. At para mahimasmasan ka, for your information, 2 buwan na akong buntis. Stress na kami ni baby sa'yo at ibaba ko ng pride ko ha? Pakiusap, bigyan mo ko ng pagkakataon na panindigan ang kasal nating dalawa. At bigyan niya ng kompletong pamilya ang baby natin. Yan, sampal yan sa kanya. Message sent. In fairness, hindi ako kinabahan sa presentation. Kung hindi mas kinabahan pa ako sa tugon ni Vladimir. At hinihintay ko nga ang reply nito. Habang naghihintay, gumugulo sa isip ko kung magiging masaya ba si Vladimir. At hindi na ito parang bitter na hindi nakatanggap ng regalo. Saka kung masaya siya, hihintayin ba niya ang kapanganakan ng panganay namin? Napangiti ako sa imagination ko. Si Vladimir na okay ang baby namin o kung hindi nakikipaghabulan sa kanya. At naririnig kong tawanan na mag-ama ko habang hinahanda ang hapagkainan. Ang cute naman. Pero nang marinig kong tumunog ang phone ko at nang buksan ko kagad ang mensahe niya, sa isang kurap, naglaho ng tuluyan ang imagination ko. Hanggang imagination na nga lang atang kagustuhan ko. Hindi ko mapipilit si Vladimir. I-abort mo yan, Talia. Nakaagad niyang nahiwan ang tuluyan ang puso ko. Hindi lang para sa akin kung hindi nalulungkot ako para sa anak naming dalawa. Dapat ko na lang bang tawagin na anak ko lang? Siguro nga, anak ko lang ito. Wala na din naman akong magagawa. May sumunod pang mensahe. Ang taas ng pride at masyadong mayabang. Gigil na gigil ako sa inis sa kanya. Pero relax lang, Talia. Ang baby. Yan lang ang sandalan mo at pagkukunan mo ng inspirasyon. Tuluyan ka ng tinalikuran ng asawa mo. Baka nakakalimutan mo, Talia. Ang babala ko sa'yo na si Rebecca lamang ang may karapat dapat na maging ina ng mga anak ko.
At naalala ko nga yung araw na nais niyang uminom ako ng contraceptive. Ang isang walang hiyang kagaya mo ay dapat na pumirma na lamang sa divorce papers at agad na umalis sa paningin ko. Kung hindi mo pipirma ng divorce papers, ako mismo papatay sa batang yan. Nauunawaan mo ba, Talia? Hindi ko hahayaan na saktan mo si Rebecca ng ganito. Sa sinabi niya, nanigas ang bukong katawan. So si Ate Rebecca nga talagang mahal niya? Pinandidirihan pala niya ako. Bakit palagi niya akong ginagalaw at sa huli nga? Heto, 2 buwan na akong buntis. Napapikit ako sa sinabi ko sa aking sarili. No baby, hindi kita sinisisi. Sa lahat ng nangyari, ikaw ang napakagandang nangyari sa akin. Mahal na mahal kita baby. Oo, magchichil na si mami. At sisipain ko nga ang pagmumukha ng mayabang mong daddy. Sino siya para saktan niya ng ganito? Nagkamali lang ako nang mahalin siya. Isa yun sa mga pagkakamali ko. Hahayaan na lang natin si daddy na magbulag-bulagan para kay Auntie Rebecca. Sa bagay ang pagsisisi na sa huli. At sa inis ko, kinaya ko ngang i-block ang numero ni Vladimir. Gago, yan ang nababagay sa'yo. Hindi ako iiyak. Hindi, meron pa akong presentation at dito nakataya ang kinabukasan natin, baby. Rebecca's POV. Ano mami sabi ni sekretary ni Vladimir? Hindi pa ba pupunta dito si Vladimir? Kahit nalaman na niyang wala akong humpay sa kakaiyak, naiinis ako. Rebecca, relax. Baka magsawa niya sa'yo si Vladimir kung patuloy kang papansin sa kanya. Hayaan mo naman na miss ka niya. Mami, paano ako mamimiss noon eh hindi nga ako niya mahal? Tapos alam niyo mami, iniiwasan talaga niya ako. Mahal niya si Talia. Shh, relax sweetheart. Tangna naman eh, kumain ka na ng merienda. At natigilan ako sa harapan ng isang picture frame. Ano pa bang ginagawa ng larawan na ito sa pamamahay namin? Itapon nyo ng larawang ito. At inis ko ngang binasag sa sahig. Pero dirampot ko at baka darating ang oras na kailangan kong larawan na ito. Rebecca, ang aga spoilbrat ang drama mo. Si Kuya Simon na nakabihis na at duman nga ito sa akin. Kapag nasa paligid siya, tikom nga ang bibig namin tungkol sa ginagawa namin kay Talia at Vladimir. As in wala siyang kaalam-alam. Tss, isa pang gagong yun. At inis akong bumalik sa aking silid. Dahil lang kay Vladimir, binigay ko kagabi yung pagkababae ko sa isang gago. At sana nga makahabol pa ako sa kunwaring pagbubuntis na ito. Napatitig ako sa phone ni Vladimir. At sa hawak kong larawan, napangisi ako dahil nagkaroon ako ng idea. Kung hindi ko magawang sirain si Talia kay Vladimir, bakit hindi na lang si Vladimir ang sirain ko kay Talia? Eh sa huli si Talia naman dapat ang dapat na kailangang pumirma. Humanda ka Talia. Pero akong nasurpresa, inamin ni Talia na buntis siya. Pinagbubuntis niyang anak nila ni Vladimir. Hindi ito maaari. May kung anong malamig na aura na pumasok sa katawan ko upang manginig ako sa takot. Mananalo ba talaga sa akin si Talia? Ang tanong, papayagan ko ba? Kaya naman, nilabanan ko siya. At kailangan talaga niyang ipa-abort ang batang pinagbubuntis niya. Sweetheart, Rebecca! Lumapit sa akin si mami na may ngiti ang kanyang labi. Para bang nang-iinsulto pa. Pauulanan ko sana siya ng talak tungkol sa kalagayan ni Talia. Nasa ibaba si Vladimir. Sabi ko naman sa'yo na pupunta siya dito. Hintay lang. Kaya napatitig ako sa hawak kong phone. Pakasabi mami na bababa na ako. Hindi ka pa sa akin sasabay? Pakasabi na lang kasi na bababa ako ma. Natumas na naman nga ang inis na nararamdaman ko. Sige iha, at may bakas na takot sa mukha ni mami nang lumabas ito sa aking silid. Nagmadali naman akong burahin ang lahat ng mensaheng palitan namin ni Talia. Pinagpawisan ako ng husto, hindi ito dapat na malaman ni Vladimir na nagdadalang tao si Talia. Wala bang silbing contraceptive na binigay ko kay Talia para mabuntis siya? O hindi naman talaga nagsinungaling si Talia, patuloy pa rin siyang tinitingnan ni Vladimir bilang asawa niya? Pero dapat lang na walang maiwan na baka sa mensahe na ito. Dahil nakakatakot kapag nalaman ni Vladimir ang katotohanan. Hindi talaga ito maari. Buisit ka talaga Talia. Pero halos mahulog ang puso ko nang biglang bumukas ang pinto. Ang matangkad na anyo ni Vladimir ang sumulpot at si mama nakasunod dito. Nag-abala ka pang umakyat dito Vladimir. Malungkot kong batis sa kanya. Parte na din ng palabas na pinapakita ko sa kanya. Akin ka Vladimir at walang para kay Talia. Walang humpay ka daw na umiiyak. Alalahanin mo sana Rebecca ang yung dinadala. Doktor ka pa naman. Natila ba questionable kay Vladimir ang profession ko sa kanya?
Naiwan ko dito yung phone ko. Maaari ko bang makuha? Ah, nagdadalawang isip man ako na ibigay sa kanya ang phone nito dahil hindi ko sigurado na malinis na talagang lahat. At sana wag na wag tumugon muli si Talia. Inabot ko na ito sa kanya. Thank you. Sabay kuha nito at talikod sa akin. Aalis ka na, Vladimir? Yes, kailangan. Ngayon ang death anniversary ng aking ina. Death anniversary? Hindi mo ba ako yayayain na pumunta sa in? Natigilan ako dahil makatitig sa akin si Vladimir para bang isa kong tanga na hindi ko bang nauunawaan ang sitwasyon ng Old Master Duralte. Alam mo sitwasyon, Rebecca. Sa mata ng Old Master Duralte, si Talia pa rin ang asawa ko at kailangan na sumang-ayon ako sa nais niya. Si Talia ang dapat na makita ang kasama ko ng Old Master Duralte. Sana maunawaan mo. Ah, oo nga pala. Nauunawaan ko, Vladimir. Pero, aking bibig. Ngunit naghihintay si Vladimir sa sasabihin ko. Kailan mo ba sasabihin sa Old Master Duralte na buntis ako? At kailan mo ipaglalaban sa kanya na ako ang mahal mo? Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin ni Vladimir. Tila ba pinapihirapan ko siya sa aking tinatanong? Hindi ito maganda. Dapat na hindi ko masakal si Vladimir. Naunawaan ko na hindi sa ngayon. Sige, mag-iingat ka, Vladimir. Ngunit natili pa rin na nakatitig ito sa akin. Humihingi pa ng dagdag sa sinasabi ko. Makakapaghintay naman ako. At pangako, palagi kong aalalahanin ang anak nating dalawa. Hindi na ako iiyak. May gagawin ka naman din, hindi ba? Tinitigan lang niya ako at tuluyan ang tumalikod sa akin. Sa pag-alis ni Vladimir, nagsimula akong magwala sa galit. Nanginginig ang katawan ko. Ang buwisit na Talia ay nagdadalang tao, mama. Tapos hindi pa ako isasama ni Vladimir sa death anniversary ng ina niya. Talaga namang si Talia pa rin ang hinaharap niya sa kanilang mga bisita. Paano ako, mami? Akala ko ba may contraceptive na pinapainom si Vladimir kay Talia? Bakit siya ngayon buntis? Saka naman, Rebecca, tungkol sa okasyon na yan, natural si Talia muna ang kailangan na iharap ni Vladimir sa manor. Baka wala pang manayan si Vladimir kay Daniel kapag naging suwail at naging bastos ito sa kanya. Kahit malaman na ng Old Master Duralte na buntis ako, alam natin na hindi ka buntis si Rebecca. At kahapon lang, ibinigay mong pagkababae mo sa isang lalaking para lang magmukha kang buntis kay Vladimir. Kung si Vladimir kaya natin paikuti ng ulo, ang Old Master Duralte, si Daniel hindi isang birong tao. Naiinis ako, mami! Ang magagawa na lang natin isabotahe si Talia. Gumawa ng plano na malaglagang dinadala niya at higit sa lahat ang tuloy nang masira sa mata ng Old Master Duralte si Talia. Anong nangyari dito? Napalingon kami ni Mami dahil dumating si Daddy kasama si Kuya Simon na napaismid lamang ito sa akin habang si Daddy naman alam na niyang sagot sa tanong. Ah, nga pala. Niyaya tayo ni Daniel na pumunta sa death anniversary ng kanyang asawa. At ang titig ni Dad kay Mom na para bang may nililihim sila sa amin. Pero masaya ako sa aking narinig. Totoo ba yan, Dad? Singhal ni Mami na ikinaakyat ito sa kanyang silid. Ano problema ni Mami? Talia's POV. Dahil alam ko na sa sarili ko na hindi ako makakapagtrabaho ng maayos. Nagpaalam na muna ako na hindi ako makakapagtrabaho sa oras na yun. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili sa may shopping mall at nasa department store na para sa mga pambata. Sa totoo lang, naiiyak ako sa nais na mangyari ni Vladimir. Ang i-abort ang baby namin. Imposible na gawin ko yun. Kung ayaw niya, ako na lang ang bahala sa baby ko. Oo, hindi ako papatalo sa kanya. Nalaman ko lang na talagang mahal ni Vladimir si Ate Rebecca upang sabihin sa akin na i-abort ang baby ko. Hinding-hindi ko yun gagawin, baby. Mabubuhay ka sa mundong ito. At kung sakali na gusto talaga ng divorce ng daddy, pipirma ako. Dahil yun ang mas makakabuti para sa atin. Hindi natin kailangan na ipagsiksikan ang sarili natin sa kanila. Hindi na muna ako bumili ng kung ano para sa baby. Since nga masyado pang maaga. Ngunit bumili ako ng mga librong guidebook sa pagbubuntis. Masaya ako itong binayaran. Saka nga sa loob ng sasakyan, binabasa ko ng mga laman nito. Sa sobra ko ngang pananabik, nang makauwi sa bahay ni Vladimir, kaagad akong sinalubong ni Mrs. Doris. Sinalubong ko naman siya ng ngiti. Mabuti na lang talaga, Madam Duralte, at umuwi kayo ng maaga. Ha? Bakit? Anong meron? Nakalimutang sabihin ni Master Vladimir sa inyo at parang nakalimutan din niya sa sobrang abala. Tungkol ba ito sa divorce paper na nais papirman sa akin ni Vladimir? Sa totoo lang nasasaktan ako. Tila ba hinihiwa ang puso ko ng kutsilyong mamurol kaysa nga sa matalim na kutsilyo na
madalian lamang makasugat. Ang tungkol sa death anniversary ng kanyang ina, inaasahan kayo ng Old Master Doralte na pumunta sa Manor. Pupunta kami sa Manor? Ulit ko, pero ngumiti na lang ako para hindi na nga kumpirmahin ni Miss Doris. Nandyan na po ba si Vladimir? Ay, pauwi na yun, Madam Doralte. Kailangan niyo na atang maghanda. Pagpasok ko nga sa silid, naghihintay ng stylish ko. Nakahanda na ang lahat. Nasa tingin ko, kailangan na ata namin magmadali. At maya-maya lang bumukas ang pinto at kaagad kong nakita sa refleksyon ng salamin ang mukha ni Vladimir na kabihis na. Natigilan si Fiona sa kanyang ginagawa. At gaya ng ibang kasamahan nito, lumabas sila at binigyan nga kami ng privacy ni Vladimir. Pag-uusapan na ba namin ang tungkol sa inaalok niyang divorce? At hindi ko na malayan sa paglapit nito, wala kong malay na hinawakan kong aking tiyan. Nais niyang ipalaglag ang dinadala ko. Pero hindi ko inaasahan, napatango siya sa itsura ko. Inabot ang kanyang kamay. Sa tingin ko, tapos ka na din naman, Talia. Mababa ang boses niya. At walang hudyat lalabas na masamang salita sa kanyang bibig. Nakahinga ako. Bahagyang umiti. Aayusin lang namin ang buhok ko. At mas lalo siyang lumapit sa akin. Kinuha ang ilang hibla ng buhok kong gumugulo sa aking mukha at inipit yung sa aking tenga. Masyado na tayong huli para dyan, Talia. Ngunit ko sa tingin mo may kakaganda ka pa. Bahala ka. Mauna na ako sa'yo. Magkita na lamang tayo sa tarangkahan ng Manor. Na hindi ako nito hinintay na makapagsalita. Kaagad din tumalikod at lumabas sa silid. Naiwan ako na parabang may chance ako na bigla ko lang ibinasura. Napabuntong hininga na lamang ako. At sa pagpasok ni Fiona, ang patakbong paglabas ko naman para habulin si Vladimir. Sasabihin na ako sa'yo, Vladimir! Napalingon siya sa akin. Ngumisi. Bakit? Malamig na tanong nito sa akin. Mas maganda hindi ba nasabay tayong pumunta sa Manor? Susunduin ko si Rebecca. Siya ang kailangan kong alalayan papunta sa Manor. Mismo ang Old Master Doralte ang nagpadala ng paanyaya sa kanila. Kaya kagaya na sinabi ko kanina, magkita na lamang tayo sa may tarangkahan, Talia. Pero? Anong pero? Talia, huwag mong isipin na magbabagong iniisip ko sa'yo. Kahit kailan hindi na ako mahuhulog sa iyong mga patibong. Wala kang kwenta, Talia. Na parabang lalang dinurog ng pino ang puso ko dahil sa masasakit niyang salita. Ngunit hindi ako magpapatalo. Kung nagbagong paningin niya dahil sa kasinungalingan ni Ate Rebecca, edi congrats kay Ate Rebecca, siya na ang nagwagi. Pero kahit kailan at minsan, hindi ako gumawa ng patibong na sinasabi ni Vladimir upang mahulog siya sa akin. Ang kapal naman ng mukha niya. Ako na nga itong naubos. Ako pa itong parang napakasama sa kwento nila ni Ate Rebecca. Ilabas mo na kasi, Vladimir, ang katotohanan na ito sa iyong ama para tapos ng kalokohang ito at mapirmahan ko ng divorce paper. Napangisi ako. Wala naman talaga akong kwenta, Vladimir eh. Kaya nga parang sinisira ko ang aking sarili sa isang lalaki na iba naman ang mahal pero ako yung asawa niya. Pero talaga makukumpara mo ako, Vladimir, sa pagkawalang hiya ng babaeng mahal mo? At ang mukha nga ni Vladimir, biglang napuno ng panlalamig. Dahil ba walang binatbat ang kawalang hiyaan ko sa kawalang hiyaan ni Ate Rebecca sa akin? Totoo naman eh. Anong pinagsasabi mo, Talia? Seryoso niyang tanong. Sa totoo lang, Vladimir, pareho kayo ni Ate Rebecca na napakawalang hiya. Alam mo ba ang dating niyan sa akin? Hindi ako interesado kung masaktan ka para sa babae mo, Vladimir. Ang nakakatawa lang, sa dami na magiging babae mo, bakit ang kapatid ko pa? Nakakakulo ng dugo. Sobra. Saka alam mo ba yung niligtas mo ko sa probinsya? Yung muntikan na ako mapagsamantalahan? Hindi lang pala ikaw ang may balak. Pati din si Ate Rebecca. Pero thank you at sinagip mo ako sa nais at gustong mangyari na Ate Rebecca sa akin. Saka tuluyan na akong tumalikod sa kanya. E di pumunta siya kay Ate Rebecca at ready naman ako na magkunwari sa harapan ng Old Master Doralte na ayos lang ang lahat. Pero bago yun pinabuunan ko siya ng yung dinadala ni Ate Rebecca. Sa tingin mo ba anak mo yun, Vladimir? Hindi lang silang dapat mong mag-iwan ng tanong na gumugulo sa pagkatao ko. Kahit ako, kaya kong ibigay yun sa kanya. Pero bigla na lamang akong hinila ni Vladimir ang kamay ko at napaharap ako sa kanya. Talia naman, alam mo ang pinakaayaw ko sa lahat, ang magbiruan tayo. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Gigil na gigil na hawak nito sa aking kamay. Tingin mo ba mabibilog mong isipan ko sa sinasabi mo? Tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? It's up to you, Vladimir. Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Palaba na titig ko sa kanyang mga mata. Ang mga mata na pilit kong kinukubli na minamahal ko talaga.
Binitawan naman ako ni Vladimir pero hindi niya ata sadya na mapalakas upang kamuntik na akong matumba. Ang puso ko parang malalaglag sa kaba. Ang iniisip ko dito ang pinagbubuntis ko. Tuluyan na akong iniwan ni Vladimir at nakatitig lamang ako sa likuran nito. Hanggang sa umalis na nga siya na siya mismo ang nagmamaneho ng sasakyan. Madam Duralte, gising sa akin ni Fiona. Sa totoo lang nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan ko dahil ata sa kabang nararamdaman ko kanina, aakit na sana ako sa hagdan na biglang si Mrs. Doris. Madam Duralte, may dumadali na dugo sa binti niyo. Saka ko nga naramdaman ang sakit na tila hinahatak ako. Tatawag po ako ng doktor. Mrs. Doris, umiling ako sa kanya. Hindi ko nais na malaman ng kung sino pa man ang sitwasyon ko. Pakikuha ng phone ko. Agad naman itong sumunod sa akin. At bago pa man ako mawala ng malay at sa huli kong lakas. Doktora Gwen, pumunta ka dito at kunin mo ako. Huwag mo sanang ipapaalam sa kanilang sitwasyon ko. Please? Talia, anong nangyari? Please, puntahan mo ko. At tuluyan na nga ako nawala ng malay. Nang iminulat ko ang aking paningin, mukha ni Gwen ang bumungad sa akin. Kaagad akong napaupo bangon. Malulungkot ang mga mata ni Gwen at ang mukha nito. Gwen, huwag mo sabihin sa akin ha. Hindi ang bata Talia kung hindi ikaw. Nagugulan ako sa sagot niya. Maayos naman ang bata pero ikaw. Gwen, may tumor ka sa uterus mo Talia at lumalala ito. Hindi magandang magbuntis ka. Kaya kailangan mo ipalaglag ang bata kung hindi, malalagay sa peligrong buhay mo. At nang marinig ko sinabi ni Doktora Gwen, nablangko ang isipan ko. Hindi mo pa ba sinasabi sa asawa mo ang sitwasyon mo? Wala pa ba nitong nakakaalam kung hindi tayong dalawa lang? Gwen, naiiyak ako. Hindi ko kailangan ipalaglag ang bata, ipagpapatuloy kong pagbubuntis ko. Talia naman, hindi yan magandang idea. Nasaan ang asawa mo? Huwag mo sa akin sabihin na hindi magandang pasasama niyo ni Vladimir Duralte. Nakaagad ko ikinatango. Besi naman, may chismis nga tungkol sa inyo na lumalaganap ngayon. May kabit daw ang asawa mo at kapatid mo pa daw. Ayoko sanang maniwala, pero sa nakikita ko ngayon, parang kailangan ko nang maniwala. Nasaan siya ngayon? Kasama ng kabit niya, ang ate Rebecca mo? Hindi ko nga kayang itanggi ang sinabi ng kaibigan ko. Hay naku Talia, hindi ka naman ganyan. Pero alam mo sa nakikita ko sa'yo, masyado ka na atang baliw kay Vladimir para nga ipagpatuloy mo pang iyong pagbubuntis. Sigurado ako na hindi yan magandang idea, Talia. Nalilito ka na. Hihintay mo pa bang masira ka? Napangiti ako sa kaibigan ko. Sobrang nga siya nag-aalala para sa akin. Ano? Hahayaan mo lang ba talaga? Mahal mo na kaya ka ganyan? Oo, parang ganun na nga. Gusto kong daddy ng baby ko, amin ko sa kanya. Kailan ka pa naging tanga, Bessie? May awa sa mukha ni Gwen. Maganda na sana ang karir mo. Iniwan mo lang dahil nga sa nais mong ipakasal ka kay Vladimir Duralte. Pero sa tingin ko, yun na pagtingin mo sa asawa mo, hindi na yan magtatagal. Parang kang sinabi ni Gwen. Magigising ka din naman sa katotohanan, Talia. Hindi ka ganyang katanga. Alam mo, maaari ka pa magkaroon ng pangalawang pagkakataon na magkaroon ng anak. Sa ngayon, Talia, mas mahalagang buhay mo. Talaga bang i-risk mo? Ngumiti ako na malungkot kay Doktora Gwen at matapang kong sinabi. Hindi na, eto nang huli kong pagkakataon na ipagbuntis ang baby ni Vladimir. Dahil makukuha ng suplado mo kapatid na si Rebecca ang asawa mo? Ganun bang nakikita kong hinaharap mo Talia? Napubuntong hininga ako. Kung talagang para sila sa isa't isa, wala na akong magagawa. Nga pala Doktora Gwen, please huwag mo na munang sabihin kahit kanino ang sitwasyon ko. Lalo na kay Vladimir. Malaki na ata talagang tama mo, Talia. Parang nabaliw ka na. Ilalagay mo sa panganib ang buhay mo para lang sa baby niya. Sino ang may happily ever after niyan? Eh di ang ate Rebecca mo, saka si Vladimir. Sira ulo ka. Alam mo? Alam ko na hindi mapipigilan ang bibig ni Gwen sa mga sasabihin niya. Kung hindi lang tumunog ang phone ko. Pakiabot. Oo, ang asawa mo tumatawag. Ako na lang bang sasagot? Ako na lang. Kaya walang alintana na binigay sa akin ni Gwen. Hello? Sinasadya mo ba talaga to, Talia? Nasaan ka na? Saka na nung balik sa akin ang tungkol sa death anniversary ng mami ni Vladimir. Hinihintay niya ako sa manor. Ibang klase ka talaga, Talia. Pinaghintay mo ko ng ganito. Kapag hindi ka papunta dito sa loob ng kalahating oras, huwag ka nang magpapakita sa harapan ko. Nauunawaan mo ba? Sasagot na sana ako kay Vladimir na biglang hinugot sa kamay ko ni Gwen ang phone ko.
Mr. Vladimir Duralte, anong klase kang asawa? Deserve ba ni Talia ang isang kagaya mo? Hindi mo ba alam na ang asawa mo? Lakasan kong hinablot ang phone ko sa aking kaibigan. Sorry, na siyang mahina kong sinabi dito, saka inatupag si Vladimir. Papunta na ako dyan. Mahina't medyo nga, walang kagana-gana sa aking loob. Ibinaba ko ng tawag at nagkatitigan kami ni Doktora Gwen. Talia, kailangan malaman ni Vladimir ang sitwasyon mo. Tumango ako kay Doktora Gwen. Pero hindi sa ngayon, Gwen. Please. Kaya napabuntong hininga na lamang si Gwen sa sinabi ko sa kanya. Nagmadali ako mag-ayos at sa labas ng clinic, naghihintay nga doon si Kate at mabuti na lamang, may dala siyang sasakyan. Naghihintay na sa inyo si Master Vladimir, Madam Duralte. Ulit ni Kate na may pag-aalala sa mukha nito. Nais mang magtanong kung anong nangyari sa akin pero mananatili na lang yun na lihim sa pagitan namin ni Gwen, hindi sa ngayon. Vladimir's POV. Wala akong kasama na dumating ako sa Manor. At gaya nga na pinag-usapan namin ni Talia, hihintayin ko siya sa may tarangkahan. Kailangan kong iwasan ang asawa ko para lang maayos ng ipagbuntis na Rebecca ang anak ko. Ngunit halos 2 oras na ako naghihintay. Hindi ko matawagan si Mrs. Doris at bago ang phone ko para nga makuha pang ilang kontak ng mga tauhan sa mansyon. Tanging nandito lang sa phone ko na maari kong tawagan si Mrs. Doris, ang executive secretary ko, at si Rebecca. Kanina pang tumatawag si Rebecca sa akin, ang nais kong tumawag sa akin ay ang asawa ko. Hindi sinasagot na Secretary Philip ang tawag ko para nga alamin kung anong nangyari kay Talia. Malilintikan ka sa akin, Philip. Hanggang susumagot na nga ito. Nais mo ba talagang mawala ng trabaho, Philip? Pasensya na, Master Vladimir. Naiwan kong phone ko sa mesa. Ibigay mo sa akin ang contact number ni Talia at pakitawagan ang lady guard niya kung nasaan na sila. Masusunod, Master Vladimir. At maya-maya nga dumating ng numerong hinihintay ko at walang alintana na tinawagan si Talia. Hello? Sinasadya mo ba talaga ito, Talia? Nasaan ka na? Masyado bang makapal na makeup ang kailangan na ilagay sa mukha ng isang babae? Mas maganda ngang isang babae na walang bakas ng kosmetik ang mukha niya kaya sumapuno ng kung ano-anong kolerete. Lalo na nga sa natural na kagandahan ng asawa ko. Mr. Vladimir Duralte, ano klase kang asawa? Deserve ba ni Talia ang isang kagaya mo? Hindi mo ba alam ang asawa mo? Na parang hindi ngang asawa ko nasa kabilang linya. Ano pinagsasabi ng babaeng ito? At nasaan ang asawa ko? May bigla bang bumisita sa kanya sa bahay? Sorry, pupunta na ako dyan. Balik ng tinig ni Talia at magsasalita pa sana ako na bigla nang ibinaba ni Talia ang tawag. Medyo nainis ako ngunit napabuntong hininga na lamang ako. Yung sinabi ng stranghera talaga bang deserve ni Talia ang maging asawa ko? Tumunog ang phone ko at ang sekretary ng aking ama ang tumatawag. Nasaan na kayo, Master Vladimir? Inaasahan na ng old Master Dorate ang presensya niyo. Lalo na meron kayong kailangang pirmahan saglit. Talia's POV. Hindi ko na naabutan sa tarangkahan ng Manor si Vladimir, kaya pumasok na lamang ako. At sa bakuran ng Manor, nagsimula na ang party. Maraming taong nakasuot ng magagara, gaya ng mga nakikita ko sa telenovela, ang ilang mga mayayamang babae nakikipagdaldalan sa kanilang kapwa. Ngayon ko lang na-realize dahil sa nangyari, ang suit ko ngayon ay pangkaraniwan lamang. At sa paligid ko, parang nanggaling ako sa ibang mundo. Kailangan ko makapasok sa Manor at makapagpalit nga ng damit dahil ikinukubli kong aking sarili na hindi makilala nino man. Iniiwasan kong lahat na kung sino man ang makasalubong ko nang biglang may hindi sinasadyang mabunggo ako na isang babae at nasagid ang baso niya upang tumilapon ng laman noon sa kasamahang babae. Nanlaki ang mga mata nito at agad akong tinitigan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko at gagawin ko. Nakakainis ka? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang dinadaanan mo? Paano nagkaroon ng isang tangang kasambahay na tulad mong pamilyang Duralte? Dahil sa sinabi ng babae at medyo nga may kalakasang kumuha ng maraming atensyon ito. Ngunit, hindi ako isang tangang kasambahay lamang sa Manor na ito. Ganito man ang damit ko at hindi naman ako kagaya nila sa tuwing ganong kaganda ang damit ko. Sinasadya ata ng babaeng ito na makuha talagang atensyon ng lahat. Pero, relax lang tayo, Talia. Miss, sa pagkakaalam ko, hindi ako nakabundol sa'yo at hindi rin ako bulag. Kitang-kita ko nga po pati maitim yung budhi. Hampas lupa? Alam mo bang lumalabas sa bibig mo? Oo, natural alam ko. Saka hindi ako kasambahay dito. Namingiti nga sa labi ko. Kahit magagandang damit nila,
Talbog pa rin ang kagandahan kong taglay ang bawat isa sa kanila. Hindi naman sa nagyayabang. Naunid ko na ata talaga ng mga ganyan dahil kawawa naman sila. Walang ka-effort-effort na maganda ko. Baby Vladimir, ikaw ba yun na sagad ang confidence na labanan ng mga malditang ito? Saka tinitigan nga ako ng babae mula ulo hanggang paa. Talaga lang na hindi ka kasambahay? Oo nga naman. Hindi ka nga makakapasok bilang kasambahay dito sa Duralte Manor dahil para kang pulubi sa tabi-tabi. Pakitawag nga yung guard para ipakalagkad ang pulubing ito, lingon niya sa ibang tao. Napapaut na lamang ako. Napailing sa harapan niya. Unang-una, kung hindi ako importanteng tao dito sa Manor, hindi sana nila makikita kahit anino ko. Ayaw ko nang patulan ng babaeng ito dahil nagsasayang lang ako ng oras at baka ano pang mangyari sa kanya kapag nalaman ng Old Master Duralte ang ginagawa niya. Aalis na sana ako na makasalubong kung babaeng kala ko hindi ko na makikita. Nakangiti ito sa akin na parabang isang anghel na napaka-inosente, si Ate Rebecca. Magandang suit niya na parang may nahirapan na naman stylish. Kilala ko yan si Ate Rebecca pagdating sa mga inaalila niyang tao. Aburido at napakamaldita nito. Kaya nga walang tumatagal na utusan sa kanya kung hindi ko lang siya nahuli noon. Talia, anong nangyari? Si Ate Rebecca. At napalingon sa kanya yung babaeng kagaya din niyang kamaldita. Kilala mong hampas lupang ito, Madam Duralte? Tanong ng babae kay Ate Rebecca. Ano daw? Tinawag niya si Ate Rebecca na Madam Duralte? Nikukunga ni Rebecca hindi yun karapat-dapat na maging Madam Duralte. So pakilala niya sa mga babaeng naririto ngayon, siya ang asawa ni Vladimir? Ang galing naman ni Ate. Siya lang naman ang mapapahiya sa ginagawa niyang ito. Kasi ang mukha ni Ate Rebecca, walang balak na itamang sinabi ng babae. Kung umiti pa ito at masayang ang tinanggap ang sinabi ng babae. In your dreams, Ate Rebecca? Anong nangyari sa'yo, Miss Cheng? Ang damit mong maganda? Iyang hampas lupang yan ang may gawa nito sa akin. Nakakainis siya? Ah, Miss Cheng, pakiusap. Hayaan mo na lang pangyayaring ito. May emergency wardrobe ako in case sa mga kagayang aksidenteng ganito. Kaya muli akong tinitigan ng babae. Dahil sinabi ito ni Madam Duralte, hahayaan ko na. Itiko mo lang yung bibig mo at magpapakita ka pa talaga ng pagiging palaban. Basurahan ng tapon mo yan kapag pinagpatuloy mo yan. Giit nito sa akin. Madam Duralte, huwag ka na mag-alala. Maganda naman ang quality ng damit ko. Kaya no need na magpalit, hindi ba? Sige, kung tinatanggihan nyo nga Miss Cheng ang alok ko. Ikaw, sa susunod tumingin ka sa dadaanan mo. Huwag mo sasabihin na ako nakabunggo sa'yo. Pasalamat ka kay Madam Duralte. Halos gusto ko nang matawa sa naririnig ko. Madam Duralte, ako yun hindi ba? Ang kapal ni Ate para hayaan lang siyang tawagin ng babaeng ito na siya si Madam Duralte. Sa ating dalawa, Ate Rebecca, ikaw ang nakakaawa. Madam Duralte ang tawag mo sa kabit ng asawa ko. Yung sana sasabihin ko ngunit biglang hinawakan ni Ate Rebecca ang kamay ko. Parang ayaw niyang mapahiya. Nagmamakaawa ang mga mata nito na palagpasin ko ito. Hindi ako tanga para gawin yun. Ngumiti na lamang ako kay Ate Rebecca at inalis ang kamay nito. Magsasalita na sana ako ulit ng, "Tang na! Magnanako siya, Madam Duralte! Ang bracelet ko, ninakaw niya!" Ano kayang ibig sabihin ng babae? Sino ang nagnakaw ng bracelet nito? Mapahama kayang muli si Talia dahil sa masamang bintang sa kanya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.